Welcome back! So this is Harchen YTC again. So today's video guys, magluluto tayo ng dila ng baka. So it's frozen beef tongue slices. So ayan po ang ating mga sangkap na gagamitin natin sa ating ginisang beef tongue. So ayan mga ka-heart, so we're using Japanese soy sauce and of course the coarse ground black pepper, and of course we're using a chicken powder. Well anyway mga ka-heart, ito yung ating frozen chicken tongue. So ayan, dila po ng baka. So we don't need to marinate it. Ayan, kasi ito po siya guys ay hindi po siya kailangan nating lutuin ng matagal kasi titigas po siya. So it's very quick and easy recipe na naman po ang ating lulutuin for today mga ka-heart. So anyway mga ka-heart, ayan, gagamit din tayo ng garlic. So we're using 1, 2, 3, 4, 5 cloves of garlic. And of course we're using a beans. So ang binili po ng amo kong beans ay yung mahaba. So instead of yung bagyo beans sana yung dapat na gamitin namin, but we don't have in the market, so we don't have choice, kaya ito na lang ang binili ng amo ko. But anyway mga ka-heart, so hugasan lang natin tong ating beef tongue and i-slice lang natin ang ating beans, and then i-fry na natin beans natin. I-slice natin to siya, and then after that i-boil lang natin for a minutes, kasi hindi siya pwede na pang matagalan na luto to guys, kasi this kind of recipe is very quick lang, kasi yung thunk nga ng beef ay hindi pwedeng mag-overcook kasi titiga siya. Well anyway mga ka-heart, we don't need to marinate this one, so we just wash it and cut the beans, and then after that we gonna cook. So see you later mga ka-heart. A few inches later mga ka-heart, no, nahugasan na natin ang ating beef tongue, and of course na-slice and nahugasan na rin natin ang ating beans. So mga ka-heart, dahil nahugasan na natin ating beans, so atin ang pakuluan. So ayan ang mga ka-heart, at kumukulo na po ang ating water. So ayan, before natin ilagay ang ating beans, so lalagyan muna natin siya ng konting oil para hindi mag-dry ang ating beans. And after that, lagyan din natin ng salt. So ayan, lagyan lang natin ng salt mga ka-heart. So ayan, nalagyan na natin ng oil at saka salt ang ating tubig. So ilagay na natin ang ating beans. So ayan, we don't need to overcook this one guys. So pakuluan lang natin siya ng ilang minuto or maybe just a seconds, dahil i-stir fry lang naman natin to, dahil hindi rin masarap kumain ng beans na overcook. Kahit sa ibang gulay mga ka-heart, hindi po masarap pag overcook. So ayan, iboboil lang natin siya ng mga ilang minuto or seconds. Heart, while waiting for our beans na lumambot konti, so ayan, ipiprepare na natin ang ating garlic. Hintayin lang natin ang ating beans at pwede na nating lutuin ang ating ginisang beans with beef tongue. Here we go! Check na natin ang ating beans kung okay na ba siya. So, ayan. I-check lang natin. Alright. So, ayan. Pwede na siya mga ka-heart. Ayan, i-off natin. Kuluan ko lang siya ng 1 minute. So 1 minute lang mga ka-heart natin pinakuluan ng ating beans. At ayan, at atin na pong ilagay sa streamer at ating hugasan. Right mga ka-heart, so ayan na po ang ating beans. So ayan, kung nakikita nyo, matigas pa po siya. Matigas pa sa mukha nila. And then nandiyan ating garlic and ang ating beef tongue. So i-fry na natin mga ka-heart. Mga ka-heart, nandito na ang ating beans at ang ating garlic and beef tongue. It's already. So pwede nating lutuin. So let's go. Right mga ka-heart, dahil sa mainit na po ang ating pan or ating wok, so lagyan lang natin ng oil. At ilagay na po natin ang ating garlic. Ayan, natin ang ating garlic. Yes. What?
Nag-brown na ang ating garlic. So, pwede na natin ilagay ang ating beef stock. So, ayun na nga guys. Ayan, haluin lang nating mabuti ang ating ginisang thang with beans. At ayan, lagyan natin ng coarse ground black pepper. Ayan, kahit konti lang or kahit maramihan mo, it's fine. Alright, lagyan din natin ng Japanese sauce ang ating beef tank. So, ayan, stir fry lang natin ng mabilisan po mga ka-heart. So, ayan, at ilagay na natin ang ating beans. So, it's just so easy and a quick recipe mga ka-heart, no? So, you just try this mga ka-heart. I'm gonna assure you that you will love this recipe. But for me, yung beans lang po ang kakainin ko this time because hindi ko ako kumakain ng dila ng baka or beef tank. So, beans lang po ang para sa akin. Alright guys, alright mga ka-heart, so here we go, here is our finished product for our recipe for today. So, stir-fry beans with beef tank or stir-fry beef tank with beans. So, as you can see mga ka-heart, it looks perfect and delicious. So, yung beans, our beans is like half cook only mga ka-heart. So, ayan. So, if you like this video and this recipe, just thumbs up. And if you are not connected to my channel, so please like and subscribe to my channel and hit the notification bell icon below so you'll be updated on my upcoming videos. So alright guys, thank you so much and alright, so see you again mga ka-heart. Thank you so much, thank you for always supporting me, thank you for watching, we love you all, bye, God bless everyone, ciao.